Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sangtinapan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipaghaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang pinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihan mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat kung hindi ninyo susundin ang kautusan. At kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paparito at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man. Gayunman siya'y gaano man siya kadakila, siya ang may likha ng lahat sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito.
upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila. At huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ang prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos sama'y naghahangad. Lagi tayong pasalamat kaysa ng kaniyang anak. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at umiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka at tumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ano po ang dahilan ng iyong pagparito? Marami po sa inyo, no, ay deboto ng Poong Nazareno, kung kaya't matyaga at pinagtitiisan nyo po na makapunta dito sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Kung dyan sa labas po, no, yung traffic, pag dito naman sa gawing ito, yung siksikan, dala ng mga nagtitinda, ng kung ano-ano. Pero bakit po kayo nagtsatsaga para pumunta at magbalik dito sa tahanan ng Poong Nazareno? Isip po muna tayo. Ha? Kasi dito po, maraming kwento dito, no, sa dambanang ito, marami po ang nagpupunta kapag sila po ay nag-a-apply ng trabaho, nag-a-apply sa abroad, o kaya naman board exam, o kung anumang mga kahilingan. Kaya pag nagbabasbas po tayo pagkatapos ng misa, itinataas pa ninyo yung mga lapis, ballpen, passport, papeles, tinataas nyo yan. No? At yung iba, lumalakad pa ng paluhod dito sa simbahan. Kasi ganun na lang yung katindi, no, yung inilalapit ninyo sa Poong Nazareno. Pero yung tanong ko po, ano ang dahilan mo kung bakit ka nandito dito? Naririto ka ba dahil mayroon kang ipapakiusap sa Diyos? O naririto ka dahil gusto mo lang magpasalamat sa Diyos? Alin sa dalawa? Bakit ka bumabalik dito? Dahil may hihingiin ka o dahil tanda ng pasasalamat mo sa mga ibinigay ng Diyos sa iyo? So, nasaan po dyan? Dahil sa Ebanghelyo natin, narinig natin ang kwento ng 10 ketongin. Ang isang tao, kapag nagkasakit ng ketong, ito po ay inilalabas ng, no, sa bayan, doon po sa labas, no, ng bakod ng bayan, inilalayo sa pamilya kasi nakakahawa po ito. Hihintayin ka na lang mamatay kasi wala pang lunas ang sakit na ketong nung panahon ito. Kaya ganun na lang po yung pagmamakaawa nila, yung pakikiusap nila kay Jesus nang malaman nila na daraan si Jesus doon, kaya nagsusumigaw sila, "Jesus, mahabag po kayo sa amin. Panginoon, mahabag po kayo sa amin." At alam ni Jesus yung kanilang pinagdaraanan. Alam ni Jesus yung hirap na mag-isa. Kung kaya, kahit hindi pa nagsasalita, no? Hindi naman sinabi ng mga ketongin, "Pagalingin nyo kami." Kundi ang sinabi lang ng mga ketongin, "Mahabag po kayo sa amin." At alam na nga ni Jesus yung pangangailangan ng bawat isa. Kaya ang sabi niya, "Humayo kayo at pasuri para ma-declare na kayo ay malinis na, magaling na." Pero nung along the way, nung gumagaling na sila, napapansin nila, siguro kumikinis na ulit yung balat nila. Kaya yung isa po, naisipan niya na magbalik kay Jesus para magpasalamat. So yung tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Hindi ba gumaling yung siyam? Bakit isa lang ang nagpuri o nagbalik para magpasalamat? Sabihin niyo nga po, "Salamat Poong Nazareno." Yung iba parang hirap pa, no? Hirap pang magpasalamat kasi pakiramdam niya ay hindi pa ibinibigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Eh, kamusta yung mga naibigay na ng Diyos sa iyo? Na minsan kahit hindi mo hiningi dahil alam niyang ito ay kakailanganin mo,
ibinigay na sa iyo. Lumabas ba sa bibig mo ang pasasalamat? Kapag lumalapit ka ba sa Poong Nazareno, no, pumipila kayo, humahaplos kayo, namumutawi ba dyan yung salamat Panginoon sa mga biyaya? O ang lalabas lagi, Lord, hirap na ako sa buhay. Lord, pagalingin mo naman. Lord, ibigay mo naman ito. Alin ba yung mas madalas? Minsan kapag may mga pamisa po, no? Sa mga pamisa sa mga simbahan, mahaba ang listahan ng mga special intention, agarang paggaling, natatanging intention, ang haba-haba niyan. Pero yung misang pasasalamat, kakaunti lang. Para bang, ano ba yung realidad? Pag may kailangan tayo, ang bait-bait natin? Pag may kailangan tayo, naglalambing tayo? Pag may kailangan tayo, idadaan natin sa iyak? Pero kapag nakuha na natin, ibinigay na sa atin, dead man na naman? Eh, hindi ko alam, no, kung yung mga magulang dito, nakaka-relate ba na kapag may kailangan yung anak, lalapit sa inyo, makikiusap, magmamakaawa. Pero pag naibigay na, hindi ka nakakausapin. Pag sinabihan mo, pinagsasabihan mo, magagalit pa. Pero pag may kailangan na naman, maglalambing na naman. Sana po, ito yung isang ugali, no, na basic, pero hindi natin pwedeng baliwalain. Itinuro ito sa atin nung tayo'y maliliit pa. Kapag may binigay sa iyo, kapag may hiningi ka, lagi kang magsasabi ng thank you. Ang isang tao na ang tingin sa sarili, karapatan niya ang lahat, karapatan niyang bigyan siya, karapatan niyang magkaroon siya, kaya hirap na hirap yan magsabi ng salamat. O thank you. Sa harapan ng Poong Nazareno, tayo po ay nakikiusap lang na tayo po ay kahabagan, tayo ay kaawaan. At kung ibigay ito sa atin, simple lang ang inihiling, matuto tayong magpasalamat. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis sa mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ng Panginoon. Subalit ipinagwawalang bahala natin ang mga ito, nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dali natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Ang ating itutugon, sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atinawang purihin at pasalamatan ang Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong ang kininya tayo bilang Kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao,
naway mapabilang sa mga banal at pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ang bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagat. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang
nababatid. Bugtong na anak, hindi niya pinagkait. Nanaog sa mundo't nagdusa't dumanas ng libong sakit. Oh, 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 purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng Diyos Anak para sa atin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang katulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako't pinatawad sa mga kasalanan ko. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng Diyos Anak para sa atin. Dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng Diyos Anak para sa atin. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga naganais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakbilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at tiniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao
at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Vamos ako.